isang sasakyan na kayang mag-monitor ng lagay ng panahon inilunsad ng DOST ngayong araw. Ang naturang sasakyan makatutulong din sa mabilis na pag-responde sa panahon ng kalamidad at emergency. Si Ryan Nasigue sa sentro ng balita. Sa unang tingin na akalain mong isa lamang itong normal na sasakyan. Pero huwag ismulin dahil ang sasakyan na ito ay may kapasidad na makapag-monitor ng lagay ng panahon. Bukod pa dyan, meron din itong Rescue Quadcopter Drone, Global Satellite Communication and Surveillance Equipment at Rescue and Medical Equipment, Portable Boat na maaaring magamit sa Rescue Operation, Conference Room at higit sa lahat ay maaaring gawing Mobile Command Center. Ito ang Mobile Command and Control Vehicle with Triage Technology o MOCOV. Kanina, formal na inilunsad ang MOCOV dito sa Caloocan. Sabi ng DOST, apat na lungsod dito sa NCR ang kasama sa Smart and Sustainable Cities and Communities Program na makakatanggap ng MOCOV. Nagkakahalaga ng mahigit 17 milyong piso ang sasakyan. Isa sa mga layunin ng DOST sa paglulunsad ng MOCOV ay mas mapaigting at mapabilis na ma-monitor ang response activities pagkatapos ng isang kalamidad at emergency. Ang MOCOV para sa pagre-respond. Magre-respond kung may paparating na panganib at kung nandiyan na yung panganib. Kaya kailangan na kasabay nito yung preparedness sa iba't ibang barangay dito sa Caloocan. At pupunta sila doon sa mga lugar na kailangan-kailangan ng tulong. At ang level nito ay napakaganda kasi nga meron ka ng mga camera, may drone ka pa. Kung ang pinuntahan mo ay problema sa baha, meron kang rescue boat. Malaking tulong to sa mga sakuna na maano natin tulad ng mga pagyo, pagbaha, sunog, earthquake at magagamit po natin. Ang MOCOV technology ay isa sa DRRMM technology na ibinida sa 2023 Handa Pilipinas. Ryan Lisigues, para sa Bayan.